Welcome back sa lutong bahay ni tatay mga anak. Ang lulutuin natin ngayon, inihaw na pusit. So ayan, panoorin natin kung paano nililinis ni nanay ang pusit. Thank you nga pala sa source ng ating pusit ngayon, ano? Kay kapatid na Paula at saka kay Kuya Ricky. Maraming salamat sa sariwang-sariwang pusit. Pusit na lumot ang tawag dyan mga anak, ano, doon sa mga hindi nakakaalam. Ganyan siya linisin. Magaling si nanay maglinis ng pusit mga anak. Kaya siya ang pinaglinis ko. Pag ganitong inihaw mga anak, kailangan linis na linis yung pusit para hindi malansa. Makikita nyo, tinanggal niya yung mga mata ng pusit. At nilinis niya yung kalublooban ng pusit. Mga 1 kilong pusit ang gamit natin mga anak, mga 3 hanggang 5 piraso yan. Siguro doon nating sariwa ang ating bibiling pusit. Kung hindi pa nakaka-subscribe, make sure mag-subscribe na kayo sa Lutong Bahay ni Tatay. Maraming maraming salamat sa inyo. Habang nire-ready ni nanay ang pusit, ako naman nire-ready ko ang ating ilalaman sa loob ng pusit mga anak. Ano? So meron tayong sibuyas. Ayan, hiwain lang natin ng maliliit, pa-cubes. Kung ayaw nyo gumamit ng red onions mga anak, pwede nyo gamitin yung white. Siyempre, gagamit din tayo ng tomatoes. Ayan. Para sa ating dish na to mga anak, gumamit tayo ng 3 red onions na medyo maliliit lang at saka 3 kamatis. Nasa sa inyo na yun kung gusto nyo mas marami mga anak. Pero dito sa ating dish ngayon, ang gamit natin ay 3 tomato at 3 onions. Ganun lang din mga anak ang pag-slice ng tomatoes. Hiwain natin ang maliliit. Cubes. Yan, gaya ng ginagawa ko. So, ayan na. Titimplahan natin ngayon mga anak yan. So, meron tayong 1 teaspoon ng black pepper. Yan, nasa kamay ni tatay. At lalagyan din natin yan ng Knorr seasoning mga anak. Kung wala kayong Knorr seasoning, pwede kayong gumamit ng soy sauce or toyo. Kung wala kayong toyo, punta lang sa bahay, marami niyan si nanay. So gagamit tayo mga anak ng 3 tablespoons ng Knorr seasoning. Napakasimple lang ng mga ingredients na gagamitin natin dito mga anak. Halu-haluin lang natin yan mga anak at maya-maya lang ilalagay na natin yan sa ating pusit. So papaito ko ngayon sa inyo mga anak kung paano nilalagay ang ating sibuyas at kamatis sa loob ng pusit. Siguraduhin natin malinis yung loob ng pusit mga anak gaya ng ginawa ni nanay kanina. Sundan nyo lang ang ginagawa ni tatay mga anak. Siksikin nyo mga anak para mas maganda tignan ang ating pusit pag inihaw natin. So pag nalagyan natin mga anak, isasara natin yan gamit ang toothpick. Ayan. Panoorin nyo kung paano ginawa ni tatay mga anak. Sundan nyo lang yan. Akala nyo lang mahirap mga anak pero napakasimple lang yan. I-try nyo.
napakasimple lang mga anak, di ba? So sinasara natin yung dulo mga anak para hindi lumabas yung ating sibuyas at kamatis na nilagay sa loob ng puset. Para pag inihaw natin, yan, maganda, nasa loob siya. So after nyo ilagay yan mga anak, ganyan ang magiging itsura niyan. Ready na yan para sa ating ihawan. Pero dahil umuulan kanina mga anak, hindi ako makapag-ihaw outdoors. Ayan, kitang-kita nyo naman, umuulan. So ang ginawa ko mga anak, indoor ako mag-iihaw gamit ang aking griddle pan. Pinainit ko na yan. Na-preheat natin yan mga 5 minutes sa high heat bago natin ilagay ang ating puset. Ang bango na yan mga anak at napakasarap ng tunog ng sizzle na yan. Sarap sa tenga, nakakagutom. Singuruduhin natin na nakapagsaing na tayo pag habang tayo nag-iihaw mga anak. Kasi pag naamoy ito ng inyong mga kasama sa bahay, siguro siguradong magugutom na rin sila. So hindi natin lulutuin ng sobrang itagal itong puset mga anak, kasi kung hindi, titigas yan. So after mga 3 minutes binaligtad ko na siya mga anak. Nakita nyo meron din siyang grill marks. Pero kung sa bahay nyo naman, kung po pwede kayo mag-ihaw, no, mas maganda to kung ihaawin nyo gamit ang ulin. Pero since umuulan nga kanina mga anak, no choice ako kundi mag-ihaw indoors. Buti lang meron tayong griddle pan. Make sure na balibalik rin natin mga anak para hindi masunog yung bawat side ng ating puset. Pag na-overcook nyo yan mga anak, titigas yan. So sa simula mga anak, high heat tayo. Tapos after mga 3 minutes, pag naiikot natin, medyo medium heat na tayo. Importante lang sa simula, naka-high heat tayo mga anak. Tatandaan nyo yan. Isang tip mula kay tatay. Ang bango-bango niyan mga anak, nung iniihaw ko, naglabasan sa kwarto yung mga bata. Gusto na rin lang kumain. Lalo na kung inihaw natin yan gamit ang uling, no? Mas lalong mausok, mas lalong masarap ang amoy. Pati kapitbahay, makikikain sa inyo mga anak. Kaya mag-ready kayo ng maraming kanin. Ganyan lang yan mga anak, simple lang yan, ikot-ikot nyo lang yan. Pag nakita nyo yung maganda na ang kulay, yan, medyo nag-brown na siya. Maya-maya lang ay ready na yan. Hindi natin kailangan lutuin na matagal yan mga anak. Kasi nga titigas. Magiging siyang parang rubber. Shoutout nga pala sa ating isang subscribers, no? Isang subscriber pala, sorry. Kay Madam Stella Rivero, nagustuhan niya raw yung niluto nating bangos. So yan, maraming salamat sa panonood nyo. Salamat sa suporta nyo kay tatay. At kung nagustuhan nyo rin itong niluto ni tatay ngayon, make sure na mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated nyo lagi pag may bagong video ang nilalabas si tatay. So ayan, tatry nating hiwain mga anak. Nakikita nyo, malambot pa siya mga anak, no? So miya-miya lang, pwede na yan. Pwede na nating iserve yan. Ayan, maganda na ang kulay niya mga anak. Yung pala mga tentacles niya mga anak, tentacles ba tawag doon? Or... hindi ko alam ang tawag sa kanya, galamay. Inihaw ko rin siya kasama ng mga maliliit na ating mga puset. So huwag nyo siyang itapon mga anak. Masarap din yun, actually yun ang pinakapaborito ko sa puset. Ayan, papakita ko sa inyo, niluto ko rin siya. Ayan. So sinama ko siya dun sa mga maliliit na ating puset.
May laman din sa loob yan, mga anak. Yung maliliit na pusit na yan, nilagyan ko rin yan. Napakabango niyan, mga anak, habang niluluto ko. Gustong-gusto ko nang kumain agad. Kaya lang, syempre, kailangan natin lutuin muna ng lahat bago tayo kumain, ano? So, ganun din ang proseso natin dyan, mga anak. Huwag natin masyadong lutuin yan. Otherwise, magigigi siyang matigas. So, kailangan nakahihit tayo sa umpisa. At kalagitnaan ay sa medium heat na tayo. So ready na yan, mga anak, ready to serve na tayo. Ayan na ang ating finished product. Sana nagustuhan nyo ang video ni Tatay ngayon. Don't forget to click like, share and subscribe. Ciao, mga anak.